Mga katrops, welcome back ulit ko sa aking channel, Sports React PH. At ngayon pag-uusapan natin ang balitang, out nga daw po agad si Damian Lillard sa Portland Trail Blazers. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang naibalitang tatlong bagong plano na gagawin ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na isa nga po ang Portland Trail Blazers sa mga kupunang nagkaroon ng magandang simula ngayong regular season matapos magsunod-sunod ang kanilang panalo. Ngunit simula nga po ng malasap ng kanilang team ang kanilang kauna-unahang talo ay nagkaroon na naman nga po sila ngayon ng napakalaking problema. Bali kasabay nga po ng pagkatalo ng Portland Trail Blazers sa mga kamay ng Miami Heat noong nakaraang araw ay nagkaroon na naman nga po dito ng injury ang kanilang superstar guard si Damian Lillard sa kanyang kanang binti sa third quarter pa lang ng kanilang laro. Hindi na naman nga po siya dito nakabalik pa mula na magtamo siya ng injury. At matapos na naman nga po na suriin ito ng mga eksperto, ay nalaman nga po ng kanilang team na kakailanganin nga po nalang pagpahingayin ito sa kanilang mga susunod na laro. Ayon pa nga po sa anunsyo ng Portland Trail Blazers, magiging out nga daw po si Damian Lillard ng at least isa hanggang dalawang linggo sa kanilang team. Gayong kailangan nga daw po nalang pakaingatan ng kanyang kalusugan at pangangatawan, lalo pat halos 47 games nga po siyang hindi nakapaglaro sa kanilang team ng nakaraang season. Siya na naman nga po ang nangunguna sa kanilang team pagdating sa pagtatala ng puntos, kaya kailangan nga po siya ng Portland Trail Blazers na makabalik sa lalong madaling panahon. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang tatlong bagong plano ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrops, lumubog na sa 0 wins at 4 losses ang record ngayon ng Lakers sa standings ng Western Conference, ay malaking palaisipan na nga po ngayon kung ano ang kanilang sunod na gagawing plano upang makabawi pa sila ngayong season. Kaya may inilabas na nga po ngayong tatlong option na pwedeng pagpilian pa ng front office ng Lakers. At unang-una na nga po dyan mga katrops, ay ang matagal nang sinasabi ng mga fans na i-trade nila si Russell Westbrook sa lalong madaling panahon upang makuha sila ng ibang mas magagaling na mandalaro. Susundan na naman nga po ito ng ideya na pag-trade nila kina LeBron James at Anthony Davis ngayong season. Meaning kailangan na nga po talaga nilang mag-rebuild ng kanilang lineup. Ngunit sa pangalawang plano nga po ito ng Lakers ay hindi nga po nila pwedeng isama dito sa LeBron James. Gayong base nga po sa iniulat ng ESPN, bawal nga daw pong i-trade ng Lakers ang kanilang superstar. Gayon tumaas nga po ng 5% ang kanyang sweldo sa pangalawang taon ng kanyang contract extension. Sa madaling salita mga katrops, si Anthony Davis lamang nga po ang pwede nalang i-trade ngayong season. Habang ang pangalawang planner naman nga po na pwedeng gawin ngayon ng Lakers ay ang ideya na pagpatuloy nalang season gamit ang kanilang big 3. Meaning hindi nga po nila i-trade ang kahit sino man sa kanilang mga superstar. Kailangan na lamang nga po nila ditong kumuha ng mas magagaling na manlalaro sa loob ng free agency at buyout market. Kaya yan na nga po mga katrops, ang tatlong senaryo na pwedeng gawin ngayon ng Lakers sa kanilang mga natitirang laro ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.